awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Kayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ng poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ang iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan sa pagmalasakit sa pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig, at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha.
Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Ngayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim, nagtatayo ng bahay. Ngunit nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot.
Ang sinumang magsisi kapiligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ng isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ng isa. Saan po, Panginoon, tanong ng kanyang mga alagad? Sumagot siya, saan naroon ang mga bangkay, doon naman ang nakakatipon ang mga buitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ng Diyos. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, nakakakain tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal tayo ng Poong Nazareno. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Pakitignan po ninyo ang inyong katabi, no? Tapos ay tanungin mo, kaibigan, tanungin nyo, laksan nyo, kaibigan, maka-Diyos ka ba? Oo. Bakit ko naitanong yan? Sapagkat narinig natin sa ating mabuting balita, sinabi ng Panginoong Hesus, darating ang anak ng tao katulad nung panahon ni Noe. Ano bang nangyari nung panahon ni Noe? Ang mga tao, wala ng pakialam. Basta sila'y masaya lang. Nagsisikain, nagsisiinom, gumagawa ng kung ano-ano. Subalit, hindi naman sila makadiyos. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga asal ay hindi natutulad sa asal ng Diyos. Ang pamumuhay nila ay hindi naaayon sa turo ng Diyos. Kaya nung dumating ang baha nung panahon ni Noe, lahat sila ay namatay maliban kay Noe. Sapagkat si Noe ay naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Nung siya'y gumagawa, sabi sa kanya ng Diyos, gugunawin ko ang mundo. Gumawa ka ng arko. Gumawa ka ng daong. At si Noe, bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, gumawa siya ng daong. Gumawa siya ng ark. At nung nakita ng mga tao ito, anong sabi nila? Baliw ang taong ito. Uulan ba ng malakas? Napakainit. Baliw tong taong to. Subalit si Noe, sinunod niya ang gusto ng Diyos. Tinipon niya ang sabi ng Diyos, tipunin mo mga hayop. Samantalang yung mga tao, sige pa rin ang kanilang pamumuhay. Baliw si Noe. Ang ginagawa niya ay walang katotohanan. Subalit dumating ang araw na hindi nila inaasahan, bumaha at namatay ang mga tao. Gayun din ang pinapaalala ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Darating siya sa hindi natin inaasahan. Kaya paano tayo magiging handa? Ang buhay ko at buhay natin ay kailangang maging makadiyos. Sapagkat sa unang pagbasa, sinasabi sa Aklat ng Karunungan, may mga tao na gumagawa ng kabutihan pero hindi nakikita ang Diyos sa kanilang ginagawa. May mga tao na nagsasaliksik ng mga bagay-bagay sa mundo, ngunit hindi nila nakikita ang Diyos. Mas iniintindi nila ito sa kanilang pag-iisip. Kaya anong sinasabi? Ah, ito talaga ang nagpagalaw. Ito ang gumawa nito.
Subalit ay pinapaalalahanan ng unang pagbasa mula sa aklat ng karunungan, ang taong marunong, ang taong matalino, lahat ng ginagawa niya, nakikita niya ang galaw ng Diyos. Amen? Sapagkat may mga bagay-bagay na hindi natin maintindihan at maipaliwanag. Halimbawa, sino na ho dito ang nakaranas ng lindol, taas ng kamay? Pakibaba ang kamay. Ang tanong ko ito, alam po ba natin kung kailan magkakalindol? Di ba walang nakakaalam, kahit ang siyensya, no, ay talagang nahihiwagaan. Yan ang sinasabi ng unang pagbasa, sapagkat may mga bagay-bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng ating isip. At tayo din pinapaalalahanan ng unang pagbasa na sa lahat ng gagawin ng tao, makita na ito ay galaw ng Diyos. Amen? Sa paggawa ng kabutihan, gagawin mo to hindi lang dahil tama ito, dahil mabuti ito. Subalit kaya ko ginagawa ito sapagkat nakikita ko ang Diyos sa aking ginagawa. Amen? Kaya sa paggawa ko ng kabutihan at sa paggawa natin ng kabutihan, tayo pinapaalalahanan ng unang pagbasa, makita natin, hindi lang makita, bagkus dalhin tayo lahat nito sa Diyos. At itong sinasabi ng ating mabuting balita, ang isang taong makadiyos, lahat ng kanyang gagawin at ang kanyang buhay ay itutulad sa Diyos. Lahat ng tinuturo ng Diyos, gagawin ko at isa sa buhay ko, kahit ito'y mahirap. Amen? Alam ng Diyos na mahirap ang kanyang mga kautusan sa ating mga tao. No? Alam niya yun. Subalit ang mahalaga sa Diyos, tayo ay nagsusumikap. Amen? Tingnan mo lang yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, magsumikap ka. Yan. Magsumikap tayong gumawa ng mabuti. Magsumikap tayo na ang buhay ko at buhay natin ay matulad sa Diyos. Amen? Ito ang santang ipinagdiriwang natin ngayon, si Santa Isabel ng Ungaria. Itong santang ito ay reyna, may kapangyarihan, may kayamanan. Subalit ito'y hindi naging hadlang sa paggawa niya ng kabutihan para sa mga nangangailangan. Kahit siya ay reyna, hindi niya ginamit ito para siya itaas ang kanyang sarili. Pagkos ginamit niya ang kanyang pagkarina para tumulong sa kapwa. Every now and then, maraming pumupunta sa kanilang palaso, binibigyan niya ng pagkain. Na kung minsan, yung kanilang provision o mga nakatago sa kusina, kung minsan nauubos, nawawala. Na dumating sa punto na yung mga kasama niya sa palasyo, eh parang naiirita na. Minsan, si Santa Isabel kumuha ng tinapay doon sa kanilang, doon sa kapagkainan nila. Itinago niya sa kanyang damit. At nung siya ay sinita, no, anong daladala mong yan? No? Kasi alam naman nilang siya ay lagi nagbibigay sa mahirap. Nung tinanggal nila yung tabing, no, yung taklob sa tinapay, hindi tinapay ang nakita nila. Ang nakita nila ay mababangong bulaklak. At ito isang magandang paalaala sa akin at paalaala sa atin bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Biyernes ngayon, dagsa tayong mga deboto in and in outside of the church, no? Nakita mo, traffic doon, puno ng tao doon, no? E tayo pinapaalalahanan sa banal na misa natin ngayon na bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, ang tutularan natin ay walang iba kundi siya. Amen? Sapagkat ang Poong Jesus Nazareno, sa kaniyang pamumuhay sa mundong ibabaw na ito, ipinalasap niya sa lahat ng tao, lalo't higit sa mga nangangailangan, ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ipinadama ng Poong Jesus Nazareno na ang Diyos Ama ay mapagkalinga. Amen? At higit sa lahat, ipinadama ng Poong Jesus Nazareno ang pag-ibig ng Diyos Ama sa mahirap
sa mayaman, sa makasalanan, at sa banal. At yan din ang ating dadalhin, bakit habang tayo'y nabubuhay, nawa ang katangian ng Poong Hesus Nazareno'y lagi nating dadalhin. Bakit? Ito ang magiging susi ng ating kaligtasan pagdating ng huling paghukom. Tandaan natin, no? Dadating ang anak ng Diyos sa hindi natin inaasahan. Subalit bakos na tayo ay matakot sa kanyang pagdating, magalak tayo sa kanyang pagdating. Bakit? Dala-dala niya ang kaligtasan. Dala-dala niya ang buhay na walang hanggan. At paano ko maghahanda ang buhay ko at buhay natin na narito ngayon ay itutulad natin sa Poong Hesus Nazareno. Amen? Hari nawa na tayong mga nagdedebusyon sa mahal na Poong Hesus Nazareno, tularan natin si Hesus ang buhay niya, ang kanyang mga kilos at gawa upang nang sa ganun, maipadama natin, maipadama ko sa aking kapwa-tao ang makadiyos na pamumuhay. Upang nang sa ganun, pagdating ng huling paghukom, hindi ako magugulat, hindi ako matatakot, bagkos magiging masaya ako sapagkat ginampanan ko sa mundong ito ang buhay na makadiyos. Kaya pagdating ng Panginoong Hesus, naghihintay ako ng kaligtasan sapagkat tinupad ko ang aking buhay. Tinularan ko siya. Hihintayin ko naman ang magiging prize, no? Ang magiging bunga ng aking pagiging makadiyos sa buhay kong ito. Amen? Pagpalaing tayo ng Poong Hesus Nazareno. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idudulog natin sa Poong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas sa pag-ibig sa kanyang puso. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa at buhay at kamatay ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito
Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan na di pagkalubong kaming gumugunita sa ginaganap ng iyong anak. Sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay maabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng halugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Aman. Aman namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa hinihiling namin kamayadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghe mong aming pananampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsasawak na kapalit. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Apapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pakinggan mo nang mapawi
ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalutan mo ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay na mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami mababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at lusa, ika'y kasama ko. Ang samok at kasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko, Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayo mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Sa finance office, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang po muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay Santa Isabel na nagukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ama naming Diyos, ama naming ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing aming hiram na buhay. Buong kababaang lupo kaming nananalangin, kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Naway sila'y magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumhan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgator at bigyan ng puwang ang iyong, sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanuan nila ang iyong katugon at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladali nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesús, la salud.